Ito lamang po, Mr. Bentul po, ang hamon ko sa iyo. Kung totoo po, napatas ka, ikaw ay makamasa at kumakampi sa tama, lalo't higit kung alinsunod sa batas, mangyari po na alamin mo ang buong pangyayari. Colonel Bosita, may hamon kay Ben Tulfo. Ito ay kaugnayan ng umiinit na usaping hindi pagsusuot ng sapatos ng mga angkas ng riders. Hindi umano nagustuhan ni Ben Tulfo ang pangingialam umano ni Colonel Bosita sa pamamalakad ng MMDA sa lansangan. Lahat ng yan pag-uusapan pagkatapos lamang ng intro. Mariin na tinutulan ni Ben Tulfo ang pangingialam ni Colonel Bosita sa pamamalakad ng MMDA sa lansangan, particular na kay MMDA Chief Edison Nebreja. Matatanda ang nagdulot ng matinding diskusyon sa pagitan ng MMDA at mga riders ang usaping dapat na nakasapatos din ang angkas ng mga ito. Pinagbayad umano ni Colonel Bosita ang MMDA ng isang araw na sahod dahil sa nasayang na araw ng nagsumbong na rider kay Colonel Bosita. Hindi umano nito nagustuhan ang perwisyong na idulot nito, kung kaya nararapat lang daw umano ito na magbayad at tutol din ito sa salitang i-contest muna lang. Samantala, dahil dito agad naman na tumugon si Colonel Nebreja sa pangingalam na ito ni Bosita. At ayon dito, wala umano itong pakialam at hindi dapat ito nangingalam sapagkat wala naman daw ito sa posisyon para panghimasukan ang trabaho ng mga MMDA. Kaugnay niyan, narito po ang buong video at pahayag ni Colonel Bosita sa reaksyon ni Ben Tulfo. Ako huy, magsasalita rito, napasimple lang. Ano? Gusto ho kasi ng mga followers namin, magsalita ho ako rito sa issue na to. Matagal na ho akong hinihikayat sa issue ho ritong si Bong Nebreja at saka itong si Colonel Bosita. Yung dalawa na to. Well, ako ho kasi, magsasalita ho ako at naintindihan ko, yung dalawa, itong kanilang bangayan, umabot sa social media, si Bong Nebreja, ang sinasabi niya, pinatutupad niya lang yung batas, na ang batas na yan, galing sa LTO, pagbibigay ho ng sinasabing ticket doon sa nakachinelas, na hindi naman, na nakaangkas lang. Nagalit ho rito si Bosita at lumusob doon sa lugar. At pagkatapos, pinagsabihan yung enforcer. Ang tanaw ho rito ni Bong Nebreja ay pangingialam. Sabi niya, retired ka na, ba't ka nakikialam? At the same time, usurpation of authority, wala ka rito sa pa-MMDA. Kung ikay pupunta roon, sinasalba mo, para mo naman ngayon, tinuturuan yung mga nasa MMDA. Kung gusto mo, sabi ni Nebreja, mag-apply ka na lang kay sa MMDA. Kaysa naman gagawa ka ng mga tropa mo dyan, ng mga riders, karamihan ng ibang mga riders natin, may mga matitino, may mga kamote. So ngayon, lumalaki ngayon ang issue rito. Ngayon, para ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan ay yung batas. Okay? Respeto lang dito konti, doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama kung sino yung sumusunod sa batas? Alam niyo kasi, ang ina ng lahat ng mga batas ay saligang batas. At sa saligang batas, andyan ho nabubuo yung sinasabing paggawa ng batas sa legislatura, na ang legislatura gagawa sila ng sinasabing Republic Act. Matibay na batas ho yan. Sunod yung sinasabi natin, presidential decree, na matagal na ho yan, mga batas hanggang kasalukuyan, executive order, administrative order, city ordinance, at mga batas na gawa ng lokal na pamahalaan. Lahat yan sa ilalim ng saligang batas, yung mga ina ng batas, doon sa mga anak na batas. Ngayon, di ko alam na bakit hinihikayat ako ng mga milyones na mga sumusunod sa amin, pati sa mga Tulfo brothers na magsalita. Ako ho rito, kung tatignan, tama ho si Yaro Senebreja. At hindi ko naman sinasabing mali si Bosita.
Pero kung titingnan mo, eh kung tama si Nebriha rito, anong ginagawa ni Busita para mangialam doon sa trabaho ng mga law enforcers na parang sasabihin natin, totoo may mga abusado si Raulo, bastos, kotongero ng mga enforcer. Pero dito, naging issue kasi yung nakachinelas lang, kaya kayo mga riders susunod. Kung ano man ang sinabi ng batas, kung ang batas man niya gawin, gawa ho yan sa LTO, National Administrative Order, yan ho, sa mga ganyan, AO, Administrative Order, EO, iba yan. Well, respetuhin ho natin, pwede sila magbigay ng ticket. Ngayon, dyan ho, pwede maging basihan para kung talagang dasampas sa korte. Huwag natin iinterpreta ang batas. Colonel Busita, nakikinig ka ba? Hindi kita pinangangaralan. Kaya lang, para sa akin, baka kasi, alam ko naman, pinangangalagaan mo mga followers mo, at mga followers mo naman, importante, awatin mo, huwag magwala. Kaya kami, bakit ako nagsasalita? Hinihikayat ako ng mga followers, anong say mo? Eh, nagsalita na ako ngayon. Naging malinaw ba? Dahil kung hindi ako magsasalita rito, parang bulag ako. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration. Pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong Nebriha. At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ngayon, si Nebriha, taong gobyerno, ikaw naman, Busita, retirado ka na. Kaya sa iyo, gumagawa ka ng mga grupo dyan, siguraduhin mo na yung mga pag ikay lulusob, pupunta roon, pag hinuli, siguro, ay turuan mo na lang ang wag doon kasi ang lagay, parang above the law ka. The law applies to all or none at all. It may not be clear, hindi man klaro yan, pero ang LTO nagsabi, eh meron talagang dyan pagdating sa mga tsinelas na yan. Para siguro, ako sinasabi ko lang, lahat ng batihan, siguraduhin natin, pag-iinterpreta natin ng batas ay tama. Kasi yung mga tagapagsunod natin, kung minsan, makarinig ng isang bagay, akala mo, alam na, no, ito, kahit na kulang pa. O, ngayon, mutual respect and admiration, importante riyan. Para nang sa ganon, hindi kayo nagkakagulo. Kasi kung ganyan, eh mag-aaway-aaway yung mga tao rito. O, ako naman, taga-tabla lang ako, magsasabi ng katotohan. Ala akong pakialam kung sino magagalit sa inyo. Mr. Bentul po, tatlo lamang po ang tugon na ibibigay ko po sa inyo. Una, mangyari po na alamin ninyo ang tunay na pangyayari, ang tunay na usapin dito, at basahin po ninyo ang naaprubahang LTO Administrative Order ng LTO number ASS-2008-015. Base po sa iyong mga atake, naniniwala po ako na hindi ka nag-imbestiga at hindi ka nagbasa. Ikalawa, nais ko pong iparating sa iyo, Mr. Ventulfo, na more than 12 years na po nang lumabas ang LTO Administrative Order number 2008-015, ang LTO Enforcers, ang PNP HPG personnel, ang local enforcers ng mga lokal na pamahalaan, ay hindi po katulad ng MMDA enforcers na nanguhuli ng mga riders na ang angkas ay hindi nakasapatos. Kung sinasabi po ni Colonel Nebriha na tama ang kanilang ginagawang pagpapatupad at alinsunod po ito sa nabanggit na administrative order, kapareho po nito para na rin niyang sinasabi na ang LTO at ang HPG ay hindi tama ang ginagawang pagpapatupad. Ikatlo, nabanggit po ninyo na kayo ay pinipilit o pinilit ng inyong mga followers at mga subscribers. Mangyari po na silipin ninyo ang video na inyong inilabas. Malinaw pong basihan ito na ang iyong pong mga followers at mga subscribers ay nadismaya po sa iyong mga pahayag. Ito lamang po, Mr. Bentul po, ang hamon ko sa iyo. Kung totoo po, napatas ka, ikaw ay makamasa at kumakampi sa tama, lalo't higit kung alinsunod sa batas, mangyari po na alamin mo ang buong pangyayari, alamin mo ang tunay na usapin,
At basahin po ninyo ang LTO Administrative Order number AHS 2008-015. At kapag nagawa na po ninyo yan, saka po ninyo sabihin sa publiko kung tama ang panig at katwira ni Colonel Nebrija ng MMDA. Lilinawin ko lamang po, ito po ay hindi usaping bangayan ni Colonel Bosita at Colonel Nebrija. Ang usapin po dito ay kung tama po ang ginagawa ni Colonel Nebrija na pagpapatupad ng LTO Administrative Order. Yun lamang po, Mr. Bentulpo. Maraming salamat po. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.